Hey guys! So months after ng pag-release ng Apple ng bago nilang M1 chip sa MacBook Pro at MacBook Air, alam kong curious ka pa din kung worth it na bang mag-invest, mag-upgrade, or mag-shift ng laptop na ginagamit mo kung naka-Windows ka dati tulad ko na first time kung nag-Mac, or kung naka-Mac ka na dati tapos gusto mo lang mag-upgrade ng laptop na ginagamit. So ito, 3 months ko nang ginagamit itong M1 chip. I-share ko sa iyo yung experience ko at kung worth it na bang mag-upgrade. Hey guys! Welcome to my channel. I'm Christine Roses at sa vlog na to, share ko sa iyo yung naging experience ko sa first time Mac user using the new M1 chip. Tapos mag-share din ako sa iyo ng discount code sa mga accessories na ginagamit ko sa vlog na to. Ito yung Daniel Wellington. So meron silang bagong item. Mamaya papakita ko yan. Meron akong discount code, ChristineDW15, para maka-avail ka ng 15% discount on Daniel Wellington items. So check description box and watch until the end of this video for more information. Balik na tayo dito sa topic natin na M1 chip. Ito yung MacBook Pro na 13. Sobrang naging worth it talaga. Worth the investment. Ayan, nandyan na agad yung sagot para hindi ka na mabore. Pero ngayon, mag-unbox muna ako. Binili ko sa store talaga. So, kailangan buksan doon para ma-check. So, hindi ko na na-film yung unboxing. Meron akong maiksi lang. So, insert ko dito. So, 3 months ko nang ginagamit itong MacBook Pro na laptop. Pero ang nilabas ko pa lang sa box, itong mismong laptop. Tapos yung brick na charger. Kung meron ka ng mga existing na Apple products na merong C-type na charger, pwede mo din gamitin. So, ito yung ginagamit ko, yung sa iPad. So, dalawa pa lang yung experience ko sa pagbili ng mga Apple products. Una, itong iPad Pro. Kasi nung binili ko to bagong labas siya. So, wala lagi sa mga store. Hindi na ako nakapaghintay. Binili ko lang to ng sa online. Ang experience ko naman dito, ang mga pros niya, hindi mo na kailangan maghintay, basta in stock. So, after a few days, mga 3 days, nakuha ko na agad siya. Ang downside naman dito, syempre hindi mo na matcha-check yung product. Halimbawa, pag deliver sa'yo, kailangan mo nang bayaran. Meron namang warranty, depende sa seller, pero for me, iba pa din talaga yung experience sa store. At nabili ko to sa Robinson's Magnolia, yung naging attendant doon, si EJ. Sobrang bait niya kasi hindi ko agad doon nabili dahil nga walang stock, diba? So, babalik-balik. Siguro mga nakatatlo, apat na balik ako bago ko siya nabili. Halimbawa, gustong-gusto mo yung item sa Mac tapos walang stock, pwede mong iwan yung number mo or kung na magaaning loob mo dun sa attendant, ibigay mo yung number mo sa kanya tapos mag-update kayo. Dalawang colors yung pwede mong pagpilian. Merong silver, meron namang space gray. Nahirapan akong pumili kung space gray or silver, pero in the end, nag-silver ako. Tingin ko kasi mag-space gray ka kung dati ka ng Mac user na nakapag-silver ka na. Pero kung katulad ko na first time mong magma-Mac, mas okay na mag-start ka dun sa ano talaga, iconic na silver. So hindi na siya tulad nung dating mga Mac na nagla-light up yung screen. May reflector. Ayan siya. And then sobrang nipis. Ang light niya. Sa una, iisipin mo, ay maliit, manipis, baka hindi powerful. Pero in fairness, sobrang powerful nito. So pakita ko lang muna yung mga nasa box. Siyempre meron kang paper. Per bag, bukod dun sa mismong box ng laptop, meron pa siyang protection. Pag open mo nung box, pag inangat mo tong gilid niya, umaangat din yung mismong kahon. And then, wala na siyang laman. Medyo i-shake mo lang. Resibo. So, ito pala, nabili ko ng 83,410. Merong official na Mac, meron naman Power Mac, merong iba-iba, diba, yung mga seller. Iba-iba din yung presyo. Napansin ko na dito sa binilan ko, mas mahal siya ng 2,000 pesos kumpara sa, ito kasi Power Mac Center. Meron yung mga, ano talaga, Mac or Apple official, Apple Store. Dito, mas mahal lang 2,000. Pero, ito, kung talagang meron kang budget, mas maganda na meron kang cash. Kasi kung meron kang cash na dala, makaka-avail ka ng 5% discount. Tapos kung ako naman yung straight din siya, straight pero swipe sa debit, naka-avail ako ng 3% discount. So, 83,410 pesos na lang siya. Cash, magdala ka, basta lang safe para maka-avail ka ng discount. Instruction. Tapos meron siyang sticker na 2 piraso pero silver. Ito naman yung cord na niya. Ngayon ko palang ito bubuksan kasi talagang nireserve ko para dito sa unboxing. Pero mukhang mas mahaba siya tsaka mas makapal kumpara dito sa iPad na cords. So nung chinek ko yung conversation namin ni EJ, talagang ganun kabait yung mga seller nila. So nag-update kami kung may stock na. January 17, yung pinakaunang punta ko kung nag-check ako ng may stock na. Nakabili ako February 6.
weeks, ganun katagal. Tapos minsan pagpunta mo doon, isa lang yung stock or hindi pa yung kulay or hindi yung specs na gusto mo. So dito, 8GB memory, 512GB yung ano niya, capacity. Kasi yun lang yung pinakamalaki, 512 lang, tapos 8GB yung mga available talaga. Pwede mong iba-expand, pero ang tagal na naman, ang sabi sa akin ni EJ, kung daw hindi ko pinili to, tapos nagpa-expand ako ng 16GB memory, tapos 1TB na capacity, aabot siya ng 6 to 8 weeks na waiting time. So siguro mga dalawang buwan yon. So ang tagal masyado. Kahit naisipin mo ay 8GB lang, 512 lang, in fairness, okay naman talaga siya. Ginagamit ko to mainly for content creation. So sa video editing, photo editing, nagnunood ako ng mga videos, ng mga movies, kung ano-ano. Actually, ito na yung basic na laptop ko, lahat-lahat. Okay siya. Kahit na, alam mo, yung video editing, sobrang laking ginhawa. Kasi dati kong ginagamit yung Windows na laptop ko, yung Dell. Nung time na binili ko yun, 35,000. So, akala ko okay siya. Pero nung tagal, ang struggle na mag-edit ng video, umaabot siya mga 30 minutes to more than 30 minutes na render time. Dito, nagulat ako kasi nung nag-try ako ng 25 minutes, kailan lang, umabot siya mga 3 minutes lang yung render time. It means yung saving time para maging movie talaga siya. Sobrang bilis. Yun nga lang ang napansin ko dito, meron siyang tendency na kumain ng space. Kasi sa ngayon, ang available space ko na lang dito ay nasa mga 8GB. Tapos kapag chinachat ko yung mga files ko, parang hindi naman siya aabot ng mga 500GB lahat-lahat. So hindi ko lang alam kasi nga hindi ako techie. So hindi ko sure kung bakit siya kumakain ng space. Baka kailangan ko mag-delete ng mga cache or ng mga hidden files ganyan. Kung luma ako na Dell na Windows laptop na sobrang laki, ang bigat-bigat, tapos malabo na yung colors niya, hindi na true to life, tapos ang tagal na mag-edit, 15 minutes yung total ng vlog. Pag sinave ko siya, pag na-render ko, aabot ng mga 30 to 45 minutes yung saving time. Kaya sobrang struggle talaga. So ito itsura niya. Ang bigat niya. Dati nagta-travel ako, dala-dala ko to. 2 kilo siya. So kumakain siya ng space sa mga hand carry ko. Sobrang ang bigat. Ang gaan-gaan niya, ang sarap ng feeling. Tapos nung nag-try ako mag-save, mag-render ng vlog, total niya, 25 minutes yung video, ganun kahaba. Pero kinaya niya ng 3 minutes yung render or saving time. Kaya naman sobrang powerful talaga. Yun nga lang, medyo matakaw siya sa fingerprint. Ayan, nagkaka-fingerprint. Pinagpilian ko pala bago ako nag-shift dito, either Dell XPS na yung bago nila, or Dell XPS 14 yata yun. Tapos itong MacBook Pro na M1. Malaki din kasi yung difference sa presyo. Yung Dell XPS nasa 125,000. Tapos, pag binuksan mo yung Dell XPS, ganito din siya. So, ito kasi, isa sa hindi ko nagustuhan, ang dark. So, parang pag nag-edit kang ganyan, parang hindi masaya, hindi lively. Unlike itong MacBook Pro, or sa mga MacBook na kapag in-open mo siya, kung ano yung kulay sa labas, ganun din yung kulay sa loob. Tapos, yung mismong screen niya, yung bezel, maliit na lang siya. Hindi siya yung tulad ng mga dating MacBook Pro or MacBook Air. Kaya naman, ang sarap talaga ng feeling. Isa sa advantage nito, itong touchpad, yung trackpad niya. First time ko lang kasing nag-Mac, diba? Nag-Apple. Ang sarap pala niyang gamitin. Itong touch bar, yung iba ayaw nila to. Ako naman gusto ko siya kasi masasanay ka na rin. So dito pwede mong adjust yung volume, yung brightness ng screen, yung brightness itong. Ito meron siyang backlight. So dito sa touch bar, pwede mong adjust para mas maging bright kung madilim yung paligid, tapos yung volume. Pag Spotify, dito pwede mo ding i-control. Ito, hindi ko pa siya naka-on pero pwede mo na siyang pindutin. Pero naging thankful naman ako kasi mga 3 years or 4 years ko din itong nakasama sa pag-vlog. Pero for me, na first time ko nag-Windows to Apple na M1, iba talaga yung feeling niya. Alam mo yung parang ang light, parang meron kang friend na ang light kasama, ang gaan niya kasama. Hindi ko alam kung dahil bago lang ba siya or ito dahil luma na madami na siyang mga kailangan na siyang i-reformat. First time mo palang mag-shift, for me, recommended ko siya. Medyo mas mahal siya kumpara sa mga ibang laptop. Pero ito kasi, to think na pag i-compare mo siya dun, ang alam ko kasi yung MacBook Pro 16 inches, wala pa siyang M1. So, i-compare mo, parang more
more than 100,000 yung MacBook Pro 16 na hindi M1. Dito M1 na siya pero 13 inches maliit lang yung screen. Sobrang powerful na niya. Medyo disadvantage lang kasi ang liit ng screen, 'di ba, lalo na kung magve-video edit ka. Mas maganda siguro kung meron kang stand or meron kang external monitor para mas makakita mo siya. Pero for me, 3 months nag-edit ako dito ng video, picture. Wala akong naging problema kahit maliit yung screen. Actually, pagtagal, parang masasanay ka na din. Tapos, ang mga ginagamit ko naman na application, meron akong 2 lang actually. So, for video editing, ginagamit ko yung DaVinci Resolve. Pwede mo din gamitin Final Cut Pro, yung Adobe Premiere. Hindi ako sure kung meron na silang para sa M1 kung naglabas na. Pero hindi ko na din siya next kasi DaVinci na ako nakasanayan for 3 months. Okay naman siya. Alam mo ba na free software lang yung ginagamit ko sa DaVinci? Pero ganun kabilis, nakakapag-render ako ng 3 minutes lang. Sa mga photo naman, ginagamit ko Affinity Photo. Ito naman di siya free. So binayaran ko siya ng 1-2 sa Apple Store. Okay naman siya, pero kung manggagaling ka ng Adobe Photoshop tapos Affinity, medyo mangangapa ka. Yung DaVinci kasi parang parehas lang naman yung interface sa mga video editing. So okay doon, madali ako nakapag-adjust. Pero sa Affinity Photo, medyo hanggang ngayon nangangapa pa din ako after 3 months. So, try ko naman yung camera niya, yung audio. So, video sample using the MacBook Pro 13. Ito yung itsura niya, yung audio, ganito din. So, ngayon nakapatong lang yung laptop sa table. So, ganyan yung angle niya. Kung gusto mong mag-improve, maganda siguro meron kang laptop stand or patungan. Kapag lumapit ka naman, ito yung audio. Pag dumayo ka, ganyan siya. Napansin ko, hindi siya masyadong flattering. So, kung gagamitin mo to pang video conference, pang Zoom, kasi parang na-highlight niya mismo yung mga tagyahuan. Eh, hindi naman talaga ganito in person yung itsura kasi pag video, medyo mas okay naman siya. Pero dito parang na-highlight lahat ng imperfection kung sa video, kung yun yung concern mo. Kung audio naman, tingin ko okay naman siya. Dinig ka naman ng mga kausap mo, ka-video conference mo. Pero yung camera, hindi lang siya masyadong malinaw. So kung gusto mo nga mag-improve, lagyan mo ng laptop stand para hindi masyadong mababa. Yung upuan ko naman medyo mataas kapag binaba ko siya. Ayan yung itsura. So adjust mo na lang. Ayan. Alam mo, hindi ko naman na-experience yung butterfly keyboard, pero ito sobrang comfortable niya. Kailangan mo lang i-adjust ng konti. Kasi kung halimbawa, hindi align yung lamesa mo sa upuan mo, tapos yung kamay mo, medyo mangangawit ka. So kapag tinignan mo, ganito siya. Ito kasi pagbaba ay yung mga kinoconsider natin na hindi masyadong kinoconsider ng lalaki. Yung aesthetics, di ba? Yung itsura niya. So kapag ganito sa harap, yun yung itsura. Ito naman pag nakabukas na. Pag linose mo naman, mabilis lang siya. Sobrang smooth. Wala siyang space dito. Tapos pantay na pantay. Sobrang premium talaga yung pagka-build niya. So, pakita ko naman yung mga accessories na binili ko. Meron na siyang touch bar na pwede mong i-open, i-lock yung screen. So, fingerprint lang. So, meron akong project na ginagawa. Itong mismong video, in-edit ko siya dito sa DaVinci Resolve. Okay naman siya, kaya lang yun nga dahil maliit yung screen. Ganito lang yung maximum size ng video na pwede mong makita. Sa una, baka maliitan ka, pero pagtagal, masasanay ka na rin. So, ito yung interface ng video editing na ginagamit ko. Sa picture editing naman, itong Affinity Photo, ganito yung interface niya kapag i-full screen. Nag-worry ako na baka maingay to kasi 'di ba may fan yung MacBook Pro, yung MacBook Air wala siyang fan. Pero alam mo, for 3 months kahit na nag-edit ako ng video, nag-render siya ng mahabang clips, never ko pang narinig na tumunog yung fan nito. Tahimik din siya kahit na for video editing. 3 lang yung slot niya. Sa kaliwa meron siyang 2 type C. Dito naman sa kanan meron siyang isang earphone jack na para sa akin hindi na din useful these days kasi mas ginagamit na yung either speaker or
or naka-wireless ka na. So, para sa mga memory card, ganyan yung mga sa slot, mas maganda na mag-invest ka sa quality pala na port. Kasi dalawang port na yung nabili ko simula nung nakuha ko tong laptop. So, meron akong mumurahin na tig 700, ito naman tig 1.5. Mas okay na mag-invest ka sa quality. Kasi ito, alam mo ang nangyari, na corrupt niya yung memory card ko nung in-insert ko. Tapos, medyo hassle siya. Mas maganda kung merong cord yung bibilin mo na hub para pwede mong sabayan yung charge. At saka kung meron kang kailangan i-connect, halimbawa memory card, ganyan. Yung ganito kasi, pwede mo ding sabayan ng pag-charge, pero hindi ako masyadong kampante, baka mag-overheat. So, mas maganda pa din na direct yung charger sa computer mismo, tapos yung hub mo. Tapos, isa namang magiging problema mo, yung space nga, dahil ang maximum lang, 512 yung pwede mong bilhin. So, instead na magpa-expat ka, magpa-upgrade ka sa Mac na ilang libo yung dagdag, ang suggest ko sa'yo, bili ka na lang ng mga external hard drive. So, ito, 2 terabytes to, ang dinagdag ko, 5,000 pesos yung ganito. Actually, parang mga 4.8 lang compared kapag mapapa-upgrade ka sa Mac mismo ng built-in na mga 1 terabyte or 2 terabyte. Sobrang ang mahal. So, yan yung mga pwede mong gawing hack sa laptop. So that's my review on the new M1 chip MacBook Pro 13. I hope you enjoyed this video. Medyo natagalan, pero kasi gusto kong gamitin talaga para talagang legit yung experience. For me, yung 83,000 na binili ko para dito, mukha lang siyang maliit, pero masasanay ka na. Sobrang worth it. Kung hindi ka naman content creator para lang sa office, okay din siya. Tapos kung Apple enthusiast ka lang talaga, sobrang worth it din talaga niya. As in, kahit na hindi ko na-experience ang hindi M1, for me, sobrang powerful nito. So I hope you enjoyed this video. Kung meron kang tanong na hindi ko na mention sa vlog na to, comment ka lang. Tapos kung meron ako mga konting mga maling info, paki-correct na lang ako ng maayos sa description box para din malaman ng ibang viewers yung mga tamang info kung hindi ko man nabanggit. So I hope you enjoyed this video. Hindi naman ako sobrang techie, pero sana nakatulong to para sa katulad ko before na hindi makadecide kung worth it ba ang mag-shift sa MacBook Pro using the new M1 chip. Tapos ngayon naman, share ko sa'yo yung bagong product ng Daniel Wellington. So, ito na yung bagong product ng Daniel Wellington. Ito yung Iconic Link Emerald. So, ito available siya in rose gold, pero itong pinili ko, silver. Ang special dito, kasi ito, mga Iconic Link din yung gamit ko. Ang special dito, yung mismong face niya, kulay green. Ito yung pinakamaliit niya na 28 lang at ito, or 32 yung gamit ko. Ito naman, 40mm. Ganyan yung difference niya. So, tamang-tama, gifting month campaign ngayon ng Daniel Wellington. So, kung gagamit mo yung discount code ko, ChristineDW15, makaka-avail ka ng 15% off. Hindi lang dito, sa lahat ng items nila. Pero, meron pa silang additional na promo. So, mula April 29 hanggang May 17, 2021, meron pang additional na 10% off on all items na 2 or more items. So, gamitin mo yung code ko, ChristineDW15, so may 15 off ka na. Tapos, dahil nga pasok ka sa April 29 hanggang May 17, additional pang 10% off. So, dalawang items, total na 25% off. Tamang-tama pang gift. Gusto ko ding i-shout out pala yung mga jowa, yung asawa, boyfriend, tito, tatay, na mga viewers na nanonood sa channel ko. Kasi, palaging minamention na kasabay daw nila yung boyfriend nila, yung asawa, yung jowa. So, ito guys, tamang-tama para sa ito. So, bili ka, gift mo sa jowa mo, sa girlfriend mo, sa asawa mo. Relos para sa'yo, tapos para sa kanya, ba? Diba? So, use my discount code, ChristineDW15. Hindi ako techie. Iba pa din talaga mag-review ng mga gadget, yung mga lalaka. Pero sana, somehow, okay naman tong review ko. So, I hope you enjoyed. Please subscribe to my channel for more videos like this. Meron ako Instagram. So, at RealAsianMeety for more behind the scenes. And I'll see you next time. Thanks for watching. Bye. Okay, edit time.